Ang success, madaling-madali. Madali lang ang success? Sobra siyang dali. Maggulo lang tayo. Hindi lang natin alam kung ano yung gusto natin. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo na kukuha. Ang success para siyang hiking. Mm. Pag mag-hiking ka, hindi ka naman magdadala ng rep eh. Hindi ka naman magdadala ng sobrang dami. Ang dadali mo, yung kailangan mo lang sa hike na yon. Yes. I really don't care kung ano yung nakasanayan kong principles, kung anong paniniwala ko. If hindi siya makakatulong sa success na kailangan kong journey na pupuntahan, right, babaguhin ko lahat ng sarili ko. I'm not good in public speaking. I really hate public speaking. Nung nag-aaral ako sa school, I don't read books. Nangungopi lang ako lagi sa classmate ko, kaya ako makapasa. Nung nag-networking ako, binago ko lahat. Kasi kailangan daw sa networking magaling mag-talk. Kailangan daw nababasa ng libro. Standard. Kailangan daw ng ganito. Ang una kong ruling, yes muna, bago mag-iisip kung paano ko gagawin. Mm. Kasi dati, i-invite ako ng upline ko, Joseph, may training bukas. Mas gusto ko, kasama ka dito. Eh, magbabiyahe pa ako ng 12 hours. Mm. Ang unang sagot ko, yes. After nung discarding pamasahe, yung chance passenger. Mm. Ever since ganun ako, Joseph, pagbaba namin ng Bicol, gusto namin 200 attendees. Yes, sir. Pagbaba nila, 250, 300. Under promise, over delivered. Iyon ang pinakamoto ko hanggang ngayon. Ask question, taasan ang standard. And then, probably number 3. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo nakukuha. Uy, ang ganda nun ah. Kasi ibibigay naman sa atin lahat. Di ba? Clear? Ibibigay sa'yo lahat? Ibibigay sa atin lahat ng gusto natin. Hindi, bakit maraming masipag, maraming matyaga? Tumigil sila eh. Kasi ang currency ng earth is energy. And right, the problem with us, we are just a player sa game life. Yes. Itong earth, ang tawag dito is life, ang title ng game. Yes. And we are the player. Yep. And how can you win the game if you don't even understand kung sino ka? Exactly. Hindi pinag-aralan na may 5 languages of love. Hindi pinag-aralan na ang 4 chemical hormones na nagpapasaya ng tao, may endorphins, oxytocin, dopamine, serotonin. Eh, napaka-importante nito kasi pag naintindihan mo to, tataas ang retention rate mo. Mm. Ako, 19 years na ako sa industriya ng networking, pero pag kinausap mo ako tungkol sa networking, alam mo, kajo-join ko lang. Ibig sabihin, I do understand the formula, I do understand the trigger point ng tao. Kaya kung yun ang iintindihin natin dito sa mundo natin, you will be successful kasi ang formula ng lahat, pare-pareho, kahit anong industriya ka pa. Pinakamaraming oras na ginagawa ang isang bagay, silang pinakamagiging magaling doon. Whether it's positive, whether it's negative. Exactly. Kaya maraming tao na, yes, maybe nagsisipag sila, kaya lang, may thought form pa, hindi natin nakocompute. Pwedeng nagsisipag ka, pero nasa utak mo, hindi naman to sasali na naman. Katulad exactly na naman to ng ganito. Yep. Thought form yun, hindi na kasi nakocompute yun. Right. Iba pa yung, oo, may nagsasabi kang gusto mong yumaman. Yes. Yung inner voice mo, ano ba sinasabi? Para napipilitan lang. Pwede bang sinasabi niya rin, gusto mo talagang yumaman, or ang ina-attract mo, hindi. Pangatlo, kung gusto mong yumaman, tapos hindi ka marunong magbayad ng utang mo, right, hindi ka marunong tumupad ng maayos sa mga kausap mo, anong ina-attract mo? Yes. You're already giving a message sa mundong to, kaya hindi ka nagbabayad kasi walang perang darating sa'yo. Yes. Then babalik na tayo dun sa verse sa Bible, as and you shall receive. Oh. Then, okay, message na sinabi mo, hindi ako magbabayad kasi walang pera. Okay, yung lahat ng parating na pera, itigil yan. Itigil yung mga blessing na parating sa taong yan kasi ayaw niya. Kung aalalahanin nyo, kung ano man buhay nyo ngayon, hiniling nyo yan way, way back before. Whether it's positive, whether it's negative. Kung ano yung sitwasyon ng buhay nila ngayon, sila ang may kasalanan yan. Tayo may kagawan lahat. Kasi, sino ba nagdesisyon? Sino bang araw-araw kasama katawan mo? Sino bang gumagalaw? Right. Ikaw. Right. Kaya yun ang nakita ko na ang success, madaling-madali. Madali lang ang success? Sobra siyang dali. Maggulo lang tayo. Hindi lang natin alam kung ano yung gusto natin. Ang lupit nun. Kung goal mo yumaman, pumunta ka sa lugar na pinupunta ng mayayaman, kausapin mo yung mga mayayaman, learn to swim with the sharks. Sa school, sino bang matalino? Nag-aaral bago mag-aaral? Nag-aaral after mag-aaral. Bago pumasok sa school, nag-review na. Mm. Nung nasa school, nag-aaral pa. Yes. Pagkatapos sa school, yayain mong lumabas, ayaw kasi mag-aaral. Anong sabi sa bilyar? Dapat natutulog ka sa bilyaran. Mm. It is just a metaphor na ibig sabihin, inuumaga kakalaro. Again, time na naman yun at marami kang ginagawa. Yes. Efren Bata din, di ba ang galing mag-bilyar? Mm. Regine Velasquez. Di ba ang sabi, 5 a.m, bililublub na siya sa drum ng papa niya para kumanta. Mm. Ang nakikita ng iba, yung kanta. Kumakanta ng alas 5. Ako, nakikita ko yung preparation. Right. Habang karamihan ng tao natutulog pa ng mahimbing, si Regine Velasquez tinatrabaho na yung pangarap niya. Exactly. Michael Jordan, he is the first na darating sa practice and he will be the last. Oo. Kobe Bryant, mas minor than pa kasi 4 a.m. siya, tapos wala siyang lifestyle. Yes. Nung tinanong si Kobe, bakit ni isang party wala siyang pinuntahan? Mm-hmm. Sagot ni Kobe, because friends will come and go, but my jersey will hang there forever. Grabe. And Kobe is the only player in the NBA na dalawang jersey ang nahang niya. Technically, talo niya si Jordan kasi Jordan isa lang.